Pinapurihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang sangay ng gobyerno na mabilis na umaksyon at nagbigay ng tulong sa mga apektadong pamilya dahil sa patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Si Mark Petalco sa report, Rise and Shine, Mark. I think that the response that we have put together is satisfactory, that we were able to prepare patuloy natin. We will follow that principle in everything that we are doing. Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang maagap at sistematikong pagresponde ng mga ahensya ng gobyerno sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Sa situation briefing sa Albay, ibinili ng Pangulo na pamadaliin ang pagtulong sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng kalamidad. Huwag na natin paabutin ng 14 days. Huwag na natin ubusin yung pera ng LGU. Kung pwede na tayong pumasok, pumasok na tayo. Take the load off the province and take the load off the municipalities. Aabot sa mahigit 196 million pesos ang kakailanganin upang tugunan ang pangangailangan ng mga evacuee sa loob ng 90 araw. Malayo ito sa 30 million pesos na quick response fund na tatagal lang ng 2 linggo. We should be using 90 days as our working number for how much more we have to support. We have to get it absolutely right para measure ang response natin. The 45 days to 90 days comes from both the science of DOST and the experience of the locals. Dahil tuloy-tuloy ang pag-aalboruto ng bulkan, wala pang katiyakan kung hanggang kailan mananatili ang mga apektadong residente sa evacuation centers. Kaya mukahi ng Pangulo sa mga opisyal, bigyan ng mga pagkakaabalahan ang mga evacuee, lalo na ang mga bata. Magpatulong tayo siguro sa mga NGO na nag-aalaga ng bata, and we'll ask them to come and maybe they can do something. DepEd might be able to conduct classes for the grade school na. Actually, we devise schemes on how they can continue their learning in one of the evacuation center. The scheme adopted in the morning, the original occupant of the school will do the classes. In the afternoon, the evacuees will do the classes. Others, we shifted to modular distance learning. Ang DOLE May Tupad program kung saan makakatanggap ng 10,950 pesos ang isang miyembro ng pamilya sa loob ng 30-day cash for work program. Kabilang sa maaring gawin ang vegetable gardening, paglilinis ng evacuation centers at pagtulong sa paghahanda ng pagkain ng mga evacuee. Pinatitiyak din ng Pangulo ang malinis na tubig, sanitation at health services. Plano naman ng DA na magtayo ng kadiwa stores sa loob ng mga evacuation center para makabili ng mga murang pagkain ang mga evacuee. Sa ngayon, mayroon ng 30 pooling sites sa probinsya kung saan nakalagak ang mga alagang hayop. Utos ng Pangulo, tiyaking maiwasan ang pagkalat ng mga sakit sa mga hayop gaya ng avian flu at swine flu. Tiniyak ni Albay Governor Grex Lagman na handa sila sakaling tumagal pa ang sitwasyon, pero iginit niya ang kailangan din ng long-term solutions tulad ng permanenteng resettlement sa mga nakatira sa danger zone. Dapat open din kayo sa mga evacuees na eventually ma-resettle, kasi ayaw po natin na lagi na lang po nabubulabag po yung mga buhay ninyo just because meron tayong ganito mga evacuation protocols in place. Ayon sa Albay LGU, aabot sa mahigit 33,000 ng mga individual ang mapipilitang lisanin ang kanilang tahanan oras na itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Mark Fetalco, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.